Isis yan eh. Mm-hmm. Pansinin niyo yung mga dulo ng emblem nila. Si Margo only, naka Brave Smite. Hindi ako nagkakamali. Yeah, sustain. Oo. Habang yung saka isa, anong ano to? Dating Electro Flash, pero ngayon Quantum Charge. Kala ko Happy Feet eh. Well, eto ngayon. Happy no? Para sa akin, yung ginawa dito ng isang Claude is maganda. Yeah, he's gonna try and sustain. Kasi alam naman natin, in terms of early game, mas mataas ang damage ng isang Muscov against sa Claude. So, Margo, thinking ahead of time, kinuha niya yung Brave Smite to sustain himself against his late battle. Pero, si Kailan halos ganun din naman yung effect ng Quantum Charge. Nakikita mo yung galaw talaga ng mga pro! Pero si Ryle naipit dito. May nakita akong gumano siya sa head pop that petrified. Petrified. Napakan yung mga, ano yung, my knees, my toes, eh, my shoulder. Napakan. Head, shoulders, knees, and toes. Yun. Knees and toes. Pero ito yung sinasabi ko kanina, lane clearing battle. Ang gustong gawin ni Kai, tapos kapag nauna siyang mag-wave clear, tapos maaga siyang nakarotate, tapos maaga silang nakakuha ng first. Ayun. Kumbaga, mas maaga, mas mabilis. Mm-hmm. Alam mo naman may kasabihan tayo eh. Early bird catches the gold. Hindi worm. Di ba yung warm gold yun eh? First blood na yan! Weathered Earthstrike na binitawan kay Kelra. Normal links lumipad. Tapos, binato na lang ng skill 1 para makasecure na rin sila ng gold plating habang Immortal Battle. Uy, nasipa na nga. Pero si Lucas, nakatakas pa rin. Maganda ang ginawa nila dito ha. Pinupuruhan nila, sa totoo, etong gold lane wherein nandun si Kelra. Tapos kumaklash pa sila kung saan may turtle. Nakakuha na sila ng dalawang kills. Nakakuha sila dito. Yung, sa dalawang kills, yung isang kill doon, galing pa kay Kelra. Mm-hmm. And ngayon, uy, speaking of kills, kamuntika nang makill. Ang isang Aizawa, sheesh, sinisipat. Ah! Inaman sa tadyang! Kinamaan! Pero buhay pa rin. Kulang. Kulang pa sa damage. Hindi sapat ang not enough. Ayan. Para mamatay. Nakakaasar ha. 3 minutes into our game. Naubos dito ni Margo with that blazing duet. Nakuha niya na ang ginto. Maganda ang farming capability or yung pulsa na meron dito ngayon. Ito si Margo only. Margo only talagang ano, kinakapitalize niya yung kalamangan niya when it comes to laning phase with the help of that Brave Smite. Habang yung mga tropa niya dun sa may bandang itaas, kumukuha lang ng kill. Ngayon, Lucas, gonna go and have a 1v1 against Muichiro, pero sadly, hindi siya mananalo against Amartes. Pero Kai 430, gonna try and jungle invade. Pero sadly, may retry ang isang Lucas. 45 seconds bago lumabas ang susunod nating Lord habang ang Smart Omega still on the downside ng ating nagiging laban. Nakakatakot to para sa Omega actually kasi 3 minutes pa lang pero tinamay lamang. Pakapal ng pakapal dito. Wala pa ako nakikita exchange na nagagaling sa Team Smart Omega habang tamang buwelo or magandang pagbuwelo dito na ginagawa onto the bottom lane nila pag narin dito. Nasaan ang Feather Earthstrike? Kinapos para kay Kelra pero kalahati ang buhay niya. Wala siyang option kundi umuwi dito. That's only a poke dahil palabas na for the next 15 seconds ang second turtle. And imagine this, wala pang Blazing Duet na binibitawan yung Claude doon. Meaning, kapag balik ng isang Kelra dito, pwede siyang kompleto. Blazing Duet para mapauwi agad. Pero ngayon, ang ganda na sipa dito against Grab God na namataan sa loob ng bush. He's gonna try and fight for his life. Pero wala man lang siyang support or help na makukuha galing sa kanyang mga kakampi kasi it's quite impossible already na matulungan pa siya sa ganung klaseng kalagayan. Jit ko to from Steve. Nandyan pa rin si Muichu to try Blazing Duet! Ito na yung Blazing Duet. Sawala! Sabi ko, and with Lucas as the jungler of the enemy team not building tank items, kayang mamain ni Margo only siya ngayon dito. Pero pag si Bat kinapos ng bagya sa kaliwang paa, hindi tinamaan ng pagong. Tino mo naman. Hindi, nakita a battle spell na mas gagana sa kanya. That is Purify. Dahil isa sa mga puhunan ng isang Moskov is the attack speed. And alam naman natin yan eh, pagka nag-pop ka ng Inspire dyan, nagmamax yung attack speed mo ng 500. Yes. For ilang 1.5 second, I believe. So yun yung pinakinaasahan nila. Enough na yun para ma-out-sustain yung kalaban niya. At, uy! Joke lang. Nag-unat lang. Akala ko papasok si Kramgal. Pero syempre, with the eye for an eye na pwedeng ibigay ni Kai, eh hindi talaga sila makakapasok ng basta-basta. And look at this. Level 8 na ang isang Benedetta. Hindi pa tumama yung pagtalon ni Kramgad dito. And kanina nag-item check tayo, medyo nakita ko, no? Padalawa na yung item ni Margo. Corrosion site pa lang ang hawak ng isang Kelra. Just proves us
'di ba, kung gaano siya kalamang. Ayun na, mm-hmm. may nadagdag na na golden staff, and right now Game Lab medyo sumusubok silang umasim dito. Ang ganda ng mga posisyon, Muichiro Tok ito, medyo umaasim ng konti pero hindi na lang muna nila itutuloy. Instead, roaming onto the mid. Tulungan yata nila si Margo. Kailangan talaga nila diyan eh. Niliko nila yung laban dahil alam nila wala na silang take dito. Subukan natin gitna. Mas maraming entry points. Sinipat! Joke lang pala. Na-knock up the dodge coming from Lucas. Uh-huh. Maganda ang pag-pan out dito. Mamimili sila depensa or liliko na naman sila sa taas. Nababago ng mga binte. Si Kelra. Smart Omega players. Si Kelra talaga ang gusto nilang atakihin dito. Well, hindi mo naman kasi talaga sasayangan ng oras sa isang Uranus sa ganito kaagang laban when it comes to itemization na hindi pa naman magiging sapat para ma-secure. So, focus talaga dun sa gold laner and Kelra right now. 3-1-20 against sa 5-2-3-4. 2K gold lead yung hawak ni Margo when it comes to marksman. Mas maganda yung talagang setup na ginagawa nila. Binatunan ng sipat, aatras lang ulit. Pero may auto-invade sila. Mahirapan sila dyan. They need to go in. Oh, on they that forced. One at... Finorce lang i-ready. Oh, at least okay lang, pero may kapalit naman. Just buff, kapalit, etong sa third hell. Medyo medyo masakit para sa side ng Smart Omega. But at the same time, medyo okay din. Para kay Lancelot, at least he still have that cooldown reduction coming from the purple buff to help him clear yung kanyang jungle faster para mas makaikot din siya at makatulong sa kanyang mga kakakampi. Pero, imagine, look at this. Mag-isa lang yung Benedetta dun sa top lane. Tatlo yung maharap. Pero kapag nawala na sa mapa, yung entirety ng Game Lab, automatic alam na nila na sa kanila na papunta ang Game Lab. Ang sikip ng mapa para kay Kelra. Kanina, nang galing siya sa baba, umakyat siya, sinalubong siya with open arms. Ngayon, sa baba, wag na kayo magulat kung din nila dadalahin din yung clash or mapipilitan ng Omega to protect yung gitna. Kasi if ever hindi nila makuha ito si Kela, liliko sila dun sa gitna. Sa baba, napag-ikot si Bat. And another one for the side of Team Game Lab. Nabiburn yung mga resources dito ng Omega na hindi nila nakoconvert for the kill. Basagan Torres sa gitna. Inumpisa na nila. Oh, yung leg to petrify! Nilapag din dito ang real world manipulation pero replacing duet. Tinamaan at tanim balagang atras ang iba mga members dito na knock up! Pop the Purify, buhay itong si Luis, pero huge damage ang ginawa dito ng Team Game Lab. Grabe naman set of plays coming from Muichiro, Aizawa as well ang naipit ng pagpasok nila. Pero ito na naman sila sa may bandang iba, Bakelra na naman ang magiging target as they take him down, as they took him down actually. Another punishment plus a threat from the middle lane ngayon. May kasama pa atang orange buff Lucas forced to use his ultimate just to make sure na ma-secure niya pabalik ang kanyang buff dito. Kaya may nahihirapan dito si ano eh, si Kelray. Ginunting ni ano eh. Ginunting ni sino to? Ni Tokito. Tokito, yung paa na meron nito si Kelra. Ayan na, sinipa! Sakto! Sakto na naman with the Electo, pero... wala silang Purify eh. But at least, di ba, they blocked the waves, they blocked the back up coming from Omega, another turn secured. Now, palabas na naman yung Lord. They could just easily do this again and again and again as long as it works. And masesecure nila at masesecure yung malalaking objective na gusto nilang kunin. Now, look at Margo. Liko diba? Agad sila. With the help of that Brave Smite, hindi niya kailangang umuwi basta-basta. Babato lang siya ng kanyang Art of Thievery. Every 6 seconds, automatic HP regeneration. Ooh! Way up na si Dragon, Ipa! May pagpasok pa! At nakuha na nga nila dito, sakto lang naman. Pitas ang isa. Luis is down for the next 20 seconds. Ginawa nilang bait yung Lord. Sakto naman, may flicker. May ang flicker. Ganda tol! Ang bilis! Pagka dakap nung third punch, flicker in, nasa likod muna ako, si papabalik, pero ito na nga, ito na. Yung kanilang option 2. Si kailangan niya pasagin dito, Kelra, gusto niya na exchange hero or mina life niya, kapalit lang dito yung story, okay pa lang. Medyo maaga pa lang, it's only a level 1 Lord, kapit pa para sa mga members dito or fans ng Team Smart Omega. In a 10-minute game, 9-0 ang standing natin with the 9K gold lead na hawak ng Game Lab. Look at the Claude. He's already aiming for not a wind of nature, but instead, yung ating si Halbert. Si Halbert Bautista. Gusto niyang tunawin. Si Luis, si Halbert Bautista. Alam niya eh, kailangan niya talaga eh. Walang ano, wala nang sustain sa akin. Oo, hindi pa kailangan. Yan yung shield na ilalabas mo. Pupunitin ko talaga yan.
Nanggigigil ito si Marco only eh. Let's see kung paano nila kokontrolin. Ang Lord nasa taas. Meron pa rin naman silang eto si Riley. So may Void Blast, kaya pa naman i-ma-depensahan or mag-clear once na lumapag a level 1 Lord. Well, this is still a level 1 Lord. Tama ka dyan. With the help of an Eve. Even yung Moskov, di ba? Mabilis din naman mag-clear ng wave kahit papano. Even though hindi pa naman ganun kabigat yung mga arsenal or yung item na meron siya. Pero look at Aizawa already having that holy crystal. Mararamdaman na natin ang pagbitaw ng Feather Nurse dito sa may bandang itaas. Habang tinutunaw na dito ang kanilang tore, tama ka dun sa taas. And nakita ko ha, pinap dito yung regen capability ni Luis, pero dahil nga meron siya si Albert Bautista, kalahati kagad ng buhay niya, negated ng 50% yung regen. Si Kramgan, eto na ang pag-asa ng talon, pero sinalubog siya mismo ni 430. Oy! Just in time, nakalahati ang buhay dito, go for the stain. Kai 430 is down. Successful defense for the side of Team Smart Omega. Anong kailangan gawin ng Omega para makabalik sa ganitong laro? 1-9 ang ating score. Well, ang nakikita na lang naman natin talaga dito is Defender Homeland hanggang sa makabuo sila ng item. Mm-hmm. Or, gawin nila yung ginawa nila kanina, di ba? Hanapan nila ng flaws yung ginagawang aggression ng side ng Game Lab, tapos i-capitalize nila. Nakita naman natin, they already punished Kai, already secured a huge bounty coming from that Benedetta, and makakabuo sila ng item. And speaking of item, gusto ko makita kung anong item na ba ang meron ng isang Kelra. Tatlo pa lang ang core item niya. Si Claude palang item na! Paano na to eh? Pa-next game na si Claude eh. Ano to? Yung Windtalker. Oo nga. Hindi. Scarlet Phantom. De, joke lang. Windtalker. Mas mabilis ang ano eh. Tsaka ang massive speed. Atas ang attack speed. Ayan na nga! Sinipa sa buka! The Alloop combination! Kramgan is down! Binigla! At ang sabi ni Steve, ngayon, pwede na yan tank tool. Yan yung nasa harap eh. Pwede ko, ihain sa inyo yan. Oo. Para pala itong ano, si Chef Boy Logro eh. Ginawang biskuit. Si Mr. Crabgun. Ayun na, Electro Final Blow. Hinarang nila para makuha ang Tori sa gitna. The knock-up against Luis. Hindi siya nagpap dito ng Purify. 5 seconds for level 2 Lord. And so far, I think we need to skip this one. Oh my God. Blazing Duet. Then, on arrival, si Mr. Luis. Paisa-isa eh, no? Pagkabuhay ni Cram God, may isa rin naman mapipitas, which is si Luis. Hindi sila nakukumpletong lima. Tsaka yun nga, tulad na sabi mo kanina, walang makunat-makunat, di ba? Ihahain at ihahain, kayang patayin kung kayang patayin. Pero ngayon, mukhang susubukan nilang lumabas si Cram God. Nga lang ang unang mamamataan. Bouncing ball palayo, that's slow. Coming from that void, crystal will help. Feathered Earthstack will be popped off, pero runaway bride ang gagawin ng Smart Omega as the Lord has been secured by Game Lab. And now, 151 Kuf, sabi ni Barca. Oh. Namali, actually tinitignan ko eh, ano eh, namali ng combo si Margo only. Nauna yung Art of Thievery niya bago siya nag-BMI in. Dapat BMI in, tapos Art of Thievery. Tapos pipitasin na nila dapat si etong si ano eh, si Kramgad eh. Pero ito, level 2 Lord sa kitna, pasagan Tori sa taas. Feather dito, Feather Earthstrike. Wala pa naman natutunaw dito. Sakto, binadack up. Hindi niya pinalo up dito ng Sipa or somehow stop. Hindi pa rin nakikita si Kramgad na yung makap ng Sakto. Lima na sa harapan niya, pwede siya mamili dito. Lucas dodging those bullets na pinapakulan ng mga members dito ng Game Lab. Ito na, next set ng Web of Flicker in! Kill! Hindi na cancel! With that baby bouncing ball na petrify sa mukha. Sa likod ang pinalagaan, mumuntikan makuha. Ito si Lucas, pero kalahati ang buhay ng Tore. Maganda ang defensor pinapakita dito ng OMG. Pero I think huli na ang lahat with a Wind of Nature. Popping Kelra as well. 1-4 na lang ang buhay. Tore lang, wala na lilingon pa. Game Lab getting the game number 1.